po ang lahat. Viva po Jesus Nazareno, atin ang mamuhi, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buong magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ng Panginoon. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Padre Pio ng Petrelcina, isang pari. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo si San Pio ng Petrelcina ng Espiritu ng Katotohanan at Pagmamahal para pangasiwaan ng iyong bayan. Ipagkaloob mo ngayong siya'y pinararangalan na umulad kami sa pagtulad sa kanilang pagkauliran at itampok kami bilang tugon sa kanilang mga kahilingan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noong pamamahala ni Haring Dario sa Persia, ng unang araw ng ika-anim na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zerubbabel, na gobernador ng Huda at anak ni Zeltiel at sa punong saserdoteng si Josue na anak naman ni Hosada. Ganito ang sinabi ng Panginoon, ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, maganda't maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo,
ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko iyahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoo'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginoo'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoo'y purihin, awita ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginoo'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoo'y nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginoo'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginoo'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Ikaw, Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias, at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya, at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Marahil marami po sa atin ang makaka-relate no, sa nararamdaman o nararanasan ni Herodes na kung saan ito po yung tinatawag nating na hinahunting nang nakalipas, nangyayari ulit. Yung pakiramdam natin na paulit-ulit lang, no? Nangyayari ulit yung mga nangyari na noon, lalo tigit yung mga pangit na mga pangyayari sa buhay natin, na nasasabi natin, bakit ganun?
bakit pa ulit-ulit lang? Isa po sa mga pagninilay ko, no, na masasabi kong sagot doon sa tanong na bakit nangyayari ulit, bakit pa ulit-ulit? Minsan, no, inahayaan na mangyari ulit ito dahil hindi talaga tayo natututo. At nangyayari ulit ang mga pangyayari para maitama o mabigyan tayo ng pagkakataon na ayusin na muli yung mga, no, mga pangyayari sa atin dito, sa lipunan natin, nasasabi natin, paulit-ulit lang naman. Eh kasi na, hindi naman talaga tayo natututo. So yung mga paghihirap natin, gawa rin ng paulit-ulit nating pagkakamali. Di ba yung naghahanap po tayo ng kapanatagan, no? At alam natin sa sarili natin, kapag mayroon tayong ginawa o nagawa at hindi tayo nakakaalis doon, nakakulong tayo sa, sabihin nating trauma, nakakulong tayo sa pagtatago, kasi merong hindi nila alam at tanging ikaw lang ang nakakaalam, o kaya naman, hindi mo alam na o hindi ka aware na mayroon kang ginawang mali. Pero yung ating konsensya, yung kalooban natin, hindi napapanatag. Kaya nga yung karanasan po ng mga Israelita, no, sa aklat ni Propeta Ageo, di ba ang sabi po dito, kumakain nga kayo, ngunit hindi kayo nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, pero parang nahuhulog lang sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Di ba? Yung bakit ganun, no? Maayos naman sana ang buhay, pero bakit hindi pa rin masaya? Nasa iyo na tutuusin ang lahat ng bagay, pero parang may hinahanap pa na hindi ka magkaroon ng kapanatagan, hindi ka makatulog ng mahimbing. Basta hindi maayos sa pakiramdam, no? At maganda na, sabi nga, suriin natin ang ating mga naging desisyon sa buhay. At tanging ang makakatulong sa atin ay ang Diyos. Kaya nga, una, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Pangalawa, humingi tayo ng tawad at itama natin yung mga pagkakamaling nagawa natin sa ating kapwa. At ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon. Bibihira na, no? Tayo ng mga buhay pa sa panahon ng pandemya ay binibigyan ng pagkakataon na gumawa ng mabuti, gumawa ng tama, itama ang ating mga pagkakamali. At pangatlo, patawarin na natin ang ating mga sarili. Yun ang tunay na magpapalaya sa atin. At doon lang natin makikita o mararamdaman yung kapanatagan at kapayapaan ng ating mga isipan. Mahirap po kasi lalo, no, yung bagay na pinatawad ka na ng Diyos, pero ikaw, hindi mo pa mapatawad ang sarili mo. Kinalimutan na ng Diyos ang mga pagkakamali at kasalanan natin, pero tayo ang ayaw lumimot at pilit nating ibinabalik ang ating mga sarili sa pagkakalugmok. Ang paanyaya po sa atin, magbalik tayo sa Diyos. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, alam natin na napakaraming kasamaan sa mundo. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay, nagapi ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sa Ama upang magwagi ang kabutihan. Ang ating pong itutugon, sinaganawa kami ng iyong liwanag o Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag o Panginoon. Ang simbahang naglalakbay, naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa, manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag o Panginoon. Ang mga bansa, naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit pang digmaan. At sa halip, mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo, manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag o Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan, manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag o Panginoon. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag o Panginoon. Ang mga yumao naway makalaya na sa mga kaguluhan ng mundong ito at magkamit ng walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag o Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagkanta ng alay ay narito po ang alap katingapay dala sa altar mo anyo'y magiging tunay dugom at magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain ng iyong bayan upang ang inialay ngayong si San Pio ng Petrelcina ay pinararangalan ay makapaghandog sa iyo ng karangalan at makapagdulot sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ng Petrelcina ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay iniahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaya kaysa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon,
Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-intapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama. Paghalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. In the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita sa San Pio ng Petrochina ay pagtibayin nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Maupo muna po tayo sandali.